Masyado kang mabagal na parang kuto. Wala kang laban sa akin. Inaaksaya mo lamang ang oras ko. Dito sa susunod kong atake, ay natitiyak kong tutumba ka na at una kong ipapalapa ka sa mga lagad ko. Aba, akalain mo nga naman. Dito pala kita mahahanap. Pung akala ko'y namatay ka na sa gubat. Sino mag-aakala na ang sadya ko lamang sana dito ay ang buntis? Swerte ako. At bukod sa buntis, narito ka din. Oras na yata para maningil ako sa pagkakautang mo. Akala ko ba tatapusin mo ako kagad? Eh bakit parang bigla kang umiwas? Huwag mo sabihin, hanggang doon lang ang kakayahan mo? Tapos ang lakas ng apog mong pagbantaan ako? Ano ba ang kayang isakripisyo ng isang tao para sa mga bagay at taong pinakamalapit sa kanila? Magagawa ba ng isang estranghero ang magmalasakit sa isang taong puno ng lihim? Tunghayan natin ang kwentong tampok sa araw na ito. Padala ito ni Oka. Taong 1970. Cebu. Magandang araw po, Kuya Rene. Ipinagpapasalamat ko po ang pagbabasa niyo ng aking kwento. Nais ko lamang po sa inyong ibahagi ang aking munting karanasan tungkol sa aswang at pakikipagsapalaran ko. Noong araw po, nagbinata pa ako. Dahil po sa hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ko sa sekundarya, kung ano-ano lamang ang tinatanggap kong trabaho. Kargador, kolektor ng basura, tagalinis at kung ano-ano pang trabaho na hindi nangangailangan ng diploma. Kailangan kong kumayod para sa sarili ko dahil sa naglayas po ako sa aming baryo. 15 anyos ako nang lisanin ko ang aming lugar dahil po sa labis na pagmamalupit sa akin ng aking amain. Maaga po kasing namatay ang aking ama, kaya naman po muling nag-asawa itong nanay ko. Nagkaanak pa sila ng dalawa, kaya naman po parang naging pabigat na lamang ang tingin sa akin nitong amain ko, gawa ng kinakapos sila sa pera dahil sa pagpapaaral sa akin at paggastos din sa mga anak nila. Kaya naman, pinatigil po ako at pinagtrabaho na lamang. Ang kaso nga lang, lahat ng kita ko ay kinukuha ng amain ko para panggastos sa mga anak niya. Pasensya na po, pero madamot na kung madamot. Pero kasi hindi ko maramdaman na itinuturing nila akong parte ng pamilya. Kaya naman po, nagpasya akong lumayas na lamang. Tutal, wala naman po sa aking pakialam itong nanay ko. Kaya naman po napadpad ako sa Cebu. Noong araw kasi, madaming maaaring pagkakitaan dito basta madiskarte ka lamang. Maliit ang kita, pero kung pagsasamasamahin ko ang mga kinikita ko sa ilang trabaho ko, maayos na din pong nakakasuporta sa pang-araw-araw kong pamumuhay. Gamit lamang po ang binuo kong bisikleta, ay paruot pa rito ako mula sa baryong tinitirhan ko patungo sa bayan. Uy, Kuya Oka! Napaaga ka yata ngayon ah. Di ba? Mamayang tanghali pa ang usapan nyo nila tatay para sa pag-aayos nitong bakod ng bahay. Eh, nasa palengke pa sila eh. Bumili ng mga maluluto para sa kaarawan ni tatay mamayang hapon. Eh, mabuti pa. Mag-almusal na po muna kayo. Madaming niluto si nanay eh. Si Intoy ang isa sa mga pinakamabait na taong nakilala ko. Bata pa lamang ito at nakilala ko sa simbahan ng aming bayan. Inirekomenda ako nito sa tatay niya na isang may posisyon naman sa gobyerno at may marangyang buhay. Sa kung ano-ano mang nais nitong ipagawa sa bahay nila, ay ako ang ipinapatawag. Kagaya ng pag-aayos ng bakod,
paghuhukay ng balon sa bakuran, paglilinis ng bahay nila, pagtatabas ng mga puno sa paligid, at kung ano-ano pang simpleng trabaho. Pagkatapos, bukod po sa bayad, ay libre na ang kain ko sa maghapon kapag naroon ako sa kanila at pinapabaunan pa ako ng makakain pauwi sa bahay. Kaya nga po, labis akong nagpapasalamat sa pamilyang ito. Ayos lang yun, Intoy. Eh, magtatabas na lang din muna ako ng damo at ang tataas ng damo sa bakuran nyo eh. Tamang-tama lang at hindi pa masyadong mainit. Eh, mamaya na lang ako kakain. Busog pa naman ako. Salamat ha. Kahit po kasi sa maraming pagkakataong napunta na ako sa bahay nila Intoy, ay nakakaramdam pa din ako ng hiya kapag inaalok ako nitong kumain. Lalo pa kapag mag-isa lang akong kumain sa lamesa. Kaya naman, madalas kahit gutom na ako, sinasabi ko na lang na busog pa ako at kakakain lang. Nang mga panahong ito, habang nakikipagkwentuhan ako kay Intoy sa bakuran nila, ay nabanggit nga nitong kaibigan ko ang tungkol sa mga insidente na may kaugnayan sa aswang. Tila isa din sa dahilan kung bakit gustong pataasan ng tatay nito ang bakod nila ay dahil sa banta ng aswang sa lugar. May ilang insidente daw kasing pinasok ng hindi matukoy na nilalang ang iilang kabahayan sa kanilang barangay at ang ilan pa nga ay nakuha yung sanggol na naroroon. Buntis pa naman ang nanay ni Intoy, kaya naman maaaring nais lamang na masigurado ng mga ito ang kaligtasan nila. Ayos lang kuya! Sa tingin mo ba? Sa palagay mo ba kung makakaharap ka ng isang aswang, kaya mo silang talunin? Malakas ka naman po eh! Tsaka laki po ng katawan nyo. Tingin nyo po, kaya nyo kayang manalo laban sa aswang? Nagtataka naman ako sa tanong ni Intoy. Sa palagay ko pa eh, labis itong nababahala para sa kanilang kaligtasan at tila ba naghahanap ito ng kakampi. Ang kaso, maging ako man po, kabado kapag aswang na ang pinag-uusapan. Dahil sa alam kong wala akong laban dito, mabuti kong kapareho kong normal na tao lamang yan at hindi ko sila uurungan sa suntukan. Ang kaso, aswang ang pinag-uusapan. Pero siyempre, hindi ko naman ipinakita sa kaibigan ko na natatakot ako. Alam ko kasing hinahangaan ako nito. Hindi ko alam ito eh. Pero sakaling makaharap ko nga ang isang aswang eh, sisiguraduhin kong lalabanan ko siya ng buong lakas ko. Bakit ba? Ano bang nasa isip mo? Nakakita ka na ba ng aswang? Wika ko naman. Biro ko lamang sana yung tungkol sa aswang kung nakakita na siya. Ang kaso, nagulat ako sa kanyang sagot. Eh, kuya, nung isang gabi po kasi, doon sa may bintana sa kusina namin, nakita ko yung aswang na nakasilip sa bahay. Nakakatakot pa yung itsura niya at naglalaway po. Iihi sana ako noon eh. Ang kaso, nang makita ko siyang sumisilip, hindi na po ako tumuloy sa kubeta. Pagkatapos po noon, narinig ko na si nanay na sumisigaw sa sakit ng tiyan niya. So tingin ko po, si nanay po ang punteriya ng aswang eh. Ayon pa sa batang ito, naikwento daw niya ito sa tatay at nanay niya at nang tunguhin nga umano ng ama nito yung bakod nila. Nakasumpong ito ng napakahabang itim na palda na naroroon sa damuhan. Agad umano nitong sinunog ng tatay niya at kaya nga nagdesisyon itong ipaayos ang bakod nila para maiwasang maulit ang nangyari. Ayon naman kasi kay Intoy, itong aswang na nakita niya ay walang pakpak pero may mahahabang kamay at may matutulis na ngipin. Habang nagtatabas nga ako ng damo, ay dumating naman itong mga magulang niya. Hindi na nga po ako nakatanggi pa dahil sa mismong padre de pamilya na ang nag-imbita sa aking mag-almusal. Ikinuwentong muli ng tatay ni Intoy
ang naganap sa kanilang bahay, maging ang ilan pang mga insidente sa ibang residente kung saan ay may aswang nga daw po na palagi ang nakabantay sa mga buntis at sanggol ng kanilang lugar. Ito po kasing bahay nila Intoy ay nasa kabilang baryo. Medyo may kalayuan sa amin kung lalakarin. Kaya naman talagang malaking tulong sa akin ng bisikleta. Sa kasagsagan naman ng aking paggawa sa bakod, ay napansin ko itong isang matandang pabalik-balik sa lugar nila Intoy. Bigla itong humihinto sa tapat ng bahay nitong kaibigan ko. Lilingon-lingon at pagkatapos ay muling maglalakad. Noong una, akala ko'y normal lang po, pero naka-anim na pabalik-balik na yata ito at ganoong-ganoon ang ginagawa sa tuwing mapapadaan sa bahay ng mga amo ko. Kaya naman, nung sunod na pagdaan nito, bandang alas 4:30 ng hapon, nilapitan ko na ito. Manang, may kailangan po ba kayo? Napansin ko po kasing kaninang umaga pa kayo pabalik-balik dito eh. At panay lamang ang pagsilip nyo. Gusto nyo po ba na tawagin ko ang amo ko nang makausap kayo? Tila gulat na gulat po ito nang lapitan ko at kausapin. Nautal ito at hindi agad nakapagsalita. Nang maya-maya ay tapunan ako nito nang matalim na tingin at bigla itong nagsalita. Wala naman, Totoy. Hinahanap ko lang yung hikaw ko at nawawala. Baka kako dito ko nahulog. Huwag mo na akong pansinin at gawin mo lang ang trabaho mo. Hindi naman siguro ko nakakaabala sa pag-aayos mo ng bakod, hindi ba? Pagtatanong nitong tila ba naiinis sa akin. Napapaisip naman po ako sa kung bakit maghapon eh, doon lang siya naghahanap nung sinasabi niyang hikaw. Nakailang pabalik-balik na siya. Hindi niya ba naisip na maghanap sa ibang lugar na pinuntahan niya? At saka kung naghahanap siya ng hikaw, bakit palaging sa bahay nila Intoy nakatuon ang paningin niya? Hindi ba? Kaya naman po, hindi ko natiis at sinagot ko ito. Manang, kung yung hikaw nga po ang hinahanap niyo, mukhang mahirapan kayong matagpuan yun. Bukod po kasi sa malapit na magdilim, simula nung umaga pa lang sa bahay ng amo ko kayo nakatingin at hindi naman sa daan. Ang mabuti pa po, gusto nyo bang kausapin ko ang amo ko at nang makapagpatawag ng mga tanod na maaaring tumulong sa paghahanap nyo? Tila po kasi ngayon ko lamang kayo nakita sa lugar na ito. Natitiyak ko pong dayo kayo rito. Diyan lamang po kayo ha, tatawagin ko ang amo ko. Kuya Rene, sa mga tinuran ko po, bigla na lamang naging aligaga itong matanda at biglang naglakad ng matulin papalayo sa bahay. Natakot yata ito nang sabihin kong tatawagin ko ang amo ko at magpapatawag ng mga tanod. Sa tagal ko po kasing nagtatrabaho sa bahay nila Intoy at sa baring yun, noon ko lamang po nakita kasi itong matanda sa lugar. Kinutuban naman po ako sa totoong pakay nitong matanda. Kaya naman, inalerto ko sila Intoy at ang ama nito sa posibleng pagbisita ulit ng aswang. Malakas ang kutob ko na aswang itong ali at nagbabalak itong pasukin ang bahay para sa buntis na nanay ni Intoy. Bandang mag-aalas 7 naman po ng gabi na magpaalam akong uuwi na muna. Kalahati pa lamang na ng bakod ang nagawa ko noon, kaya naman sa kinaumagahan na lamang yung natitira. Kagaya po ng dati, ay pinabaunan ako nila Intoy ng makakain at maging asukal at kape para naman meron daw akong makonsumo. Kuya Oka, maaga ka ulit bukas ha. Magpapaluto ulit ako kay nanay ng masarap na agahan. Tapos sabay na tayo kumain. Sana dito ko na lang matulog, kuya. Palagay ang loob sa akin ng pamilyang ito. At makailang beses na nga nila akong inalok na doon na lang sa kanila mamalagi.
pero paulit-ulit ko namang tinatanggihan. Hindi naman po sa ayaw kong naroon, pero kasi mas komportable ako sa kubo ko. Mag-isa at wala akong dapat na pakisamahan. Alam ko po kasi na mahirap ang nakikitira lamang sa ibang bahay. Marami kang dapat na isaalang-alang at iisipin. Hindi katulad sa kung mag-isa lamang ako sa bahay ko. Wala akong ibang pakikisamahan kundi ang sarili ko. Huwag kang mag-alala, Intoy. Maaga naman akong pupunta dito bukas eh. Eh paano? Mauna na ako ha. Sabihin mo na lang mga magulang mo. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa loob at gabi na ha. Mahirap nang mag-isa ka dito. Sige na. Nang maglaon naman po, ay nasa daan na akong pauwi sa baryo namin. Tahimik na lamang ang daan at wala nang pakalat-kalat pang tao. Ako naman po ay marahang nagbibisikleta at ninanamnam ang lamig ng simoy ng hangin sa gabi. Iniisip ko kung ano ba ang susunod kong kukumpunihin at papalitan sa bahay ko. Inuunti-unti ko po kasi itong sinesemento para naman mas maganda at matibay ang tahanan ko sakaling dumating po yung panahon na makapag-asawa na po ako. Ang nais ko naman po, presentable ang tahanan ko. Nasa ganito po akong pag-iisip nang bigla na lamang po akong makaramdam ng pagkalmot sa likod ko at labis nga ng hapdi. Nang lingunin ko naman ay wala naman akong makita kung anuman sa paligid. Imbis na huminto, ay pinaspasan ko yung takbo ko. Madilim sa daan na yun at kung anuman itong sumasalakay sa akin ay tiyak na sanay ito sa ganoong lugar. Ang mabuti na lamang ay palusong na yung daan, kaya naman hindi na ako nahirapan pa at mas dinagdagan ko ang bilis nito. Ramdam kong malalim yung sugat ko sa likod at nais kong maipagamot ito sa lalong madaling panahon sa isang manggagamot sa abing lugar. Nang maya-maya ay makarinig na ako ng malakas na mga pag-angil at tila mabilis itong kumikilos. Sinasabayan po ang pag-andar ng bisikleto ko. Dito na po, Kuya Rene, tumambad sa harapan ko itong aswang. Nakaamba at akmang susugurin na ako. Dahilan para makabig kong pakanan yung manibela ko. Kamuntikan na ako nitong bumulusok sa kakahuyan, pero mabuti na lamang po, nagawa ko pang mabalanse ang manibela. Nagpatuloy sa pag-andar itong bisikleta ko. Ang kaso nga lang, dinig ko ang mga pagtama ng paan nitong aswang sa kalsada at napakabilis nitong tumatakbong papalapit sa akin. Nagawa ko na pong malampasan ang paliko sa aming baryo dahil sa hindi ko magawang pumreno. Gawa nga ng aswang na nakasunod sa akin. Kahit pagod at ngalay na po yung mga paa ko, oras na huminto kasi ako ay tiyak ang kamatayan ko. Pero Kuya Rene, kahit po pala ang matuling takbo ng bisikleta ay walang laban sa isang aswang. Naroon po kasi itong aswang ay nasa unahan ko na naman at nakaabang. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako umubra. Ibinuka nito yung malapad niyang mga braso, subalit imbis na hayaan kong makapitan ako ng mga kamay niya, ay isinalpok ko sa kanya yung bisikleta kasama ng pagsipa ko. Kaya naman tumilapon kaming pareho nitong aswang. Isa kang sagabal sa plano ko, bata. Kaya kailangan mong mamatay na. Ang lakas ng loob mong sipain ako. Magsaya ka. At ito na ang huling gabi mo. Pamilyar po sa akin ang boses nito. Nakapareho sa matandang sineta ko sa labas ng bakuran nila Intoy. Tila yata hindi nito nagustuhan yung pagsita ko sa kanya. Kaya heto at naghihiganti siya. Masakit bang sipa ako sa iyo, aswang? Hindi lang yan ang kaya kong gawin.
Akala mo ba porke aswang ka eh, matatakot na ako sa'yo? Aba, sinuswerte ka! Matapos kong itong maiwika, dumampot ako ng malalaking bato. Sakto para magawa kong maihagis sa kanya. Unang bato ko, dinig na dinig ko yung pagtama sa ulo niya. Nasundan pa ng mga tama sa katawan niya. Ang kaso, Kuya Rene, yung akala kong kayang-kaya ko ng aswang, bigla na lamang pong nagkapakpak at lumipad sa impapawid. Tingnan natin ang tapang mo ngayon. Mas pinanggigigil mo ako, bata. Kahit hindi ako makain ng mga katulad mo, pagtsatsagaan na muna kita habang hindi ko pa nakukuha yung sanggol. Nakakatakot ang nasaksihan kong paglipad nitong halos tila isang malaking kumot na lumulutang sa ere. Dito ko na po pinagpasyahan na tumakbo sa kakahuyan. Alam kong hindi nakakayanin pa ng lumilipad na aswang. Hindi sa kanya abot ang mga pagbato ko. Sira na din yung bisikleta ko, kaya malabong mapatakbo ko yun. Kaya naman, kumaripas na lang ako sa mapunong parte ng lugar. Tila ba bangungot itong nangyayari sa akin na wala man lang akong mahingian ng tulong. Tuloy-tuloy lamang ako sa pagtakbo habang itong aswang ay ramdam kong nagpapalipat-lipat lamang sa mga puno habang nakasunod sa akin. Hanggang sa bigla pong nawala yung tunog nitong aswang at inakala kong naligaw ko na ito. Ang kaso, nang saglit po akong huminto, ay nakaramdam na lamang po ako ng paghawak sa dalawa kong paang. At sa isang iglap lamang po, ay nasa ere na akong nakapabaligtad. Nahuli ako ng aswang, nagawa niyang itago ang presensya niya, at nang malapitan ako, ay saka ibinuka ang pakpak at inilipat ako sa taas. Isa kang mahinang nilalang. Bakit ko pa ba ginamit ang pakpak ko? Pwedeng-pwede namang kitang patayin. Gamit lamang ang mga kamay ko. Magdasal ka na, bata, hanggat gusto mo. At pagdating sa bahay ko, tiyak malalantakan ka namin ng mga kaanak ko. Kuya Rene, hirap ako sa paghinga at masakit sa ulo ang nakabaligtad. Kaya naman hindi po ako makapag-isip ng maayos. Dagdag mo pa ang taas ng lipad nitong aswang. Oras na mabitawan ako nito, ay tiyak na madudurog ang mga buto ko. Ang kaso nga lang po, habang lumilipad itong aswang, bigla itong sinalakay ng isang malaking ibon. Kung hindi ako nagkakamali, parang isang uri ng agila yata to. Basta totoong ibon po ito. At marahil, napadaan kami sa teritoryo niya. Kaya naman, pinagtutukan nito yung aswang sa ulo at sinasalpok dahilan para mawala sa balanse ang aswang. At nang makatsyempo ako, nahablot ko itong isa niyang pakpak. Kaya naman, bumulusok kaming pababa at sumadsad sa mga puno itong aswang, pati na din po ako. Ramdam ko yung mga tila na pupunit kong damit at balat dahil sa mga matutulis na sanga hanggang sa mabitawan po ako nitong aswang. Sa kabutihang palad na nga lang po, ay nasabit ako sa isang sanga ng puno bago tuluyang mahulog sa baba, dahilan para hindi ganun kalakas ang naging puwersa ng pagpagsak ko. Hinding-hindi ko po makakalimutan noon kung papaanong tila nagbara yung hingahan ko nang tumama yung katawan ko sa lupa. Hirap akong makahinga ng ilang segundo bago muling nagbukas yung lalagukan ko at nag-umpisang muling dumaan yung hangin. Kuya Rene, akala ko po talaga noon mamamatay na ako dahil sa hindi ako makahinga na parabang hindi ako makaahon mula sa ilalim ng tubig. Muli ko pong narinig itong aswang na sumisigaw at nagmumura. Galit na galit sa akin at kapag nga daw nahuli niya ako,
ay papatayin niya ako. Kaya naman po, hiluman ako at hirap sa paglalakad, ay inumpisan kong lumayo sa lugar na yon. Umaasa na may makita akong bahay na mapagtataguan o kahit man lang mga batuhan o kuweba sana na mapagtataguan ko para lang makaiwas ako sa pagdagit nitong aswang. Ang kaso nga lang po ay wala akong masumpungan sa lawak ng kakahoyan. Maya-maya pa ay narinig kong tila lumapag itong aswang malapit sa kinaroroonan ko at ilang saglit nga lang ay isang baboy na ang naririnig kong papalapit sa akin. Kaya naman po sa abot ng aking makakaya ay tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makita ko itong tulay na kahoy na papatawid sa isang ilog. Ang ginawa ko ay agad ko itong tinawid at nang makadaan ako, itong baboy naman ay nakasunod na sa akin. Kaya naman kahit tila imposibleng mabuhat ko yung kahoy, buong lakas ko itong inurong sa pagbabalak na may hulog ito sa ilog. Pero tila hindi ko na po kinailangang gawin yun nang dahil sa pag-uga-uga ko pa lamang ng tulay ay nalaglag na itong aswang sa ilog. Marahil ay nahirapan siyang bumalanse sa anyo niyang baboy at nakita ko siyang tinangay ito ng agos ng tubig kasabay ng pagbabalik nito sa anyong tao. Tama nga po ako at ito nga yung matandang sinita ko. Wala siyang nagawa dahil sa hindi niya makakayanang lumipad mula sa tubig. Kaya naman sumigaw na lamang itong hahanapin umano ako kahit saan ako magtago, Kuya Rene. Wala po akong ideya kung saan na ako nadala nitong aswang at alam kong malayo na ito sa amin nang dahil hindi ko na makita yung bundok na tinatandaan ko. Kaya naman wala akong ibang maisip na gawin kundi ang maglakad ng maglakad sa kung saang pakiramdam ko ay may makakatulong o may mga bahay akong makikita. Hindi din ako sigurado sa daan dahil sa wala naman akong karanasan sa mga paglalakbay sa gubat. Para po sa akin, pare-pareho lamang yung mga puno at halaman na nadadaanan ko. Kaya hindi ko masabi kung nagpapaikot-ikot labang ako. Ayoko namang sundan yung agos ng ilog pababa dahil aram kong naroon yung aswang. Kaya naman, nagkaroon ako ng ideya na bakit hindi ko na lamang salungatin yung agos ng ilog. Baka sakaling doon ay makakita ako ng tao. Kasi alam naman nating ang mga ilog madalas may mga kabahayan sa gilid. Naglakad po ako ng naglakad pero nang makita ko pong kumakapal na yung mga damo sa nilalakaran ko ay minarapat ko na lamang pong magpaumaga sa nakita kong malaking puno. Sakaling bumalik yung aswang, makikita ko agad sa taas ng punong inakyatan ko. Kahit po walang aswang, labis po palang nakakatakot ang loob ng kagubatan. Iba't ibang huni ang naririnig ko na labis kong ikinakagulat sa tuwing tila malapit lamang sa akin itong mga tunog. Minsan pa nga ay napapabalikwas ako dahil sa mga paniking nagpapabalik-balik doon sa puno. Isa na siguro yon sa pinakamahaba kong gabi sa buong buhay ko, Kuya Rene. Bandang bukang liwayway at bahagyang sumisilaw na ang araw, saka ko lamang po napagtanto na kaya naman pala madaming kung ano-anong ibon ang nagtutungo sa puno ay dahil sa puno yon ng rambutan. Isang napakalaking puno ng rambutan na hitik sa bunga. Kaya naman bago ako bumaba ay napagdesisyonan kong manginain na muna para naman may lakas ako dahil wala po akong ideya kung gaano pa katagal akong maglalakad bago makakita ng ibang tao. At sana po ay totoong tao ang makita ko at hindi mga kaurintong mga aswang na dumagit sa akin. Bandang mag-aalas 6 po yata ako nitong bumaba sa puno.
Natanaw ko kasing may usok sa di kalayuan papaakyat sa pinagmulan ng ilog. Tinandaan ko muna kung saan pinakamainam dumaan at nang sa tingin ko na handa na po ako, ay agad akong naglakad patungo dito sa usok sa pag-asang sana ay tao ang naroroon. Kuya Rene, kapag pala nasa kakahoyan ka, ang akala mong malapit lang kapag dilakad mo ng aktwal, pagkalayo-layo pa pala. Paano po kasi, inabot ako ng lampas 2 oras sa paglalakad para maabot lamang itong pinagmumulan ng usok. Tama nga po ako, may bahay doon at malinis po ang bakurang napapalibutan ng mga kawayan. Ang tanong na nga lang po talaga ay kung tao ba ang naroroon. Papalapit pa lamang po ako ay nagtatahulan na itong mga asong nasa loob ng bakod. Pero wala pong tao. Tila nagmumula yung usok sa likod bahay at may kung anong niluluto. Sinubukan kong magtaupo ng magtaupo pero walang sumasagot kundi yung mga aso. Nang maya-maya lang po ay halos papasigaw na lamang ako nang may magsalita sa likuran ko. Anong kailangan mo, Ginoo? At bakit narito ka sa parting ito ng kakahuyan? Naliligaw ka ba? Saglit akong natulala at hindi makapagsalita dahil sa kaharap ko ang isang magandang babae na sa tansya ko ay nasa edad 25 hanggang 28 anyos. Maputla ito at medyo payat na may mahabang buhok. Napakahaba din ng suot nito at tila ba bagong ligo lamang ng mga tagpong yun. Magandang araw sa iyo, Binibini. Pasensya ka na at naliligaw nga ako. Mahabang kwento at kung ikukwento ko po sa inyo, baka hindi ka maniwala eh. Huwag kang mag-alala at hindi naman ako magtatagal. Nais ko lamang sanang makahingi ng tulong sa direksyon kung saan ang patungong bayan. Naitanong ko sa kanya kung nasa ang lugar na ba ako at kung saan ang daan patungong bayan nila. Kuya Rene, nakakagulat lamang po na sa saglit na paglipad ng aswang ay 2 bayan na ang nalaktawan nito mula sa lugar namin. Ganon kalayo na pala ang pinagdalhan nito sa akin. Mabuti na lamang po at mabait naman itong babae at pinatuloy muna ako para makapagkape at nang maibigay niya sa akin ang direksyon. Medyo komplikado ang daan papunta sa bayan at duda ako makukuha mo ito kung tuturo ko lamang sa iyo. Baka mas lalo ka pang maligaw sa kakahuyan. Bibihira ang mga nakatira ditong tao. Kaya naman kung gusto mo, dumito ka na muna. 3 araw mula ngayon, magtutungo dito ang kapatid ko at magdadala ng mga pangkonsumo ko. Natitiyak kong mas mabuting pasamahan na lamang kita sa kanya papaba sa bayan. Pansamantala ay dumito ka na muna. Ako lang naman mag-isa dito eh. Nagtaka po ako sa mga tinuran nitong nagpakilalang si Ason. Bakit ba naroroon siya sa gitna ng gubat at mag-isang namumuhay? Napakadelikado para sa kanya at kung tutusin, kita sa kanyang katawan na hindi siya sanay sa mga gawaing mabibigat. Makinis ang kutis niya at tila ba anak mayaman nito. Tila naman po nabasa nitong babae yung iniisip ko at agaran niya rin itong sinagot. Ayon kay Ason, hindi talaga siya mag-isa doon dati. Kasama niya itong lolo at lola niyang parehong manggagamot at nagbabakasyon lang siya doon. Ang kaso nga lang ay nagkaroon ng trahedyang kumuha sa buhay ng lolo at lola niya. Di umano ay sinalakay sila ng isang aswang isang gabi. Isang mabangis at malaking aswang ang pumasok sa kanilang bakuran. Sinubukan itong labanan ng mga kasama niya sa bahay. Ang kaso nga lang, dahil sa matatanda na din, ay napatay ng aswang itong lolo at lola niya. At pagkatapos ay dinaluhong siya nito at nawalan siya ng malay. Nagulat na lamang po ako
sa mga sumunod na sinabi nito. Ayon kay Ason, ay ipinagdadalang tao niya ang anak ng isang aswang. Pinagsamantalan siya nung aswang at hinayaan siyang mabuhay. Nagwika itong sa pagsapit ng panganganak niya, ay babalik itong aswang upang kunin ang kanyang suplin. Wala namang magawa itong si Ason. Alam niyang hanggat ipinagdadalang tao niya itong anak ng aswang, ay hindi siya mapapano. At kung bababa naman siya sa bayan, ay mapapahamak lamang ang mga kamag-anak niya doon. Kaya naman, minarapat niya doon na lamang manatili sa gubat habang pinag-aaralan niya ang karunungan ng albularyong angkan nila. Pakay ni Ason ang malaman kung papaanong mapapatay itong aswang na gumahasa sa kanya. Walang balak si Ason na ibigay ang bata at nais niyang alagaan ito at palakihin. Dito ay tila naisip kong sabihin na din sa kanya ang totoong dahilan kung bakit ako naroroon sa kanilang lugar. Batid kong maniniwala siya dahil maging siya ay biktima din ng aswang. Ang totoo niyan, Ason, biktima din ako ng isang matandang aswang na dumayo sa amin. Nagalit sa akin at sinita ko siya sa pag-aaligid sa bahay ng amo kong buntis. Kaya nga nung gabing pauwi ako, tinambangan ako nito. Medyo nagpabaya lang ako, kaya nadagit ako at inilipad ako nitong aswang. Mabuti na nga lang at medyo sinwerte pa ako. Natulungan ako ng isang malaking ibon. Kaya ayun, dito ako bumagsak sa lugar mo. Ang kinakatakot ko lang, baka masundan ako dito ng aswang. Nagbanta siya na hindi ako tatantanan kahit saan ako magtungo. Tingin mo ba'y magagawa niya ako mahanap dito? Ang lawak naman itong gubat. Nais kong malaman kung posible ba talagang mahanap ako nung matandang aswang kahit saan ako magtago. At ayon nga kay Ason, ay hindi daw mahirap sa aswang ang mahanap ang minarkahan nilang biktima kahit saan pa ito magtungo. Kaya naman, tila muli akong nakaramdam ng takot. Papaano na lamang kung matuntun ako nitong aswang bago pa man ako makabalik sa bayan? Tiyak na mayayari talaga ako at ang mas malala pa ay baka madamay pa si Ason. Pero pinayapa ako nitong babae at sinabing huwag akong mag-alala at alam niya kung paanong matatanggal ang marka ng isang aswang. May mga orasyong kailangan lamang na mailapat sa akin at mga inuming kailangan kong mainom para makontra ang pangaaswang nitong matanda. At nang mapagtibay ko din ang lakas ko dahil sobrang bumaba daw ito. Marahil umano dahil sa dinanas kong karanasan sa kamay ng aswang. Karine, napapayag po ako ni Ason na doon mamalagi ng 3 araw na maghihintay kami sa kanyang kapatid. Habang naroon, ginawa ko namang kapaki-pakinabang ang sarili ko. Inayos ko ang mga parte ng bahay na kailangan ng pagkukumpuni. Nag-ipon na din ako ng mga kahoy na panggatong na sapat upang magtagal ng ilang linggo. At inayos ko din ang bakod nitong dalaga. Dito ko muling naalala sila Intoy at ang hindi ko natapos na bakod nila. Ipinagdarasal ko noon na sana ay ayos lang silang mag-anak at hindi ginagambala nung aswang. Ang kaso nga lang po, Kuya Rene, umabot na ng 1 linggo pero walang dumating sa lugar ni Ason. Wala yung kapatid niya. Kaya naman pati ako ay nabahala, lalo pa at buntis itong si Ason. Pasensya ka na, pero baka nagkaroon ng problema kaya wala pa ang kapatid ko. Kung gusto mo, maaari naman kitang samahan papuntang bayan. Alam kong kailangan mo na ding umuwi. Sa mga nasambit ni Ason ay natuwa ako. Pero nang sabihin niyang may 4 hanggang 5 oras ang lalakarin, bigla kong naisip na kung sasamahan niya ako, gabi na siyang makakabalik sa bahay niya at delikado para sa kagaya niyang buntis.
Ako naman ay hindi naman talaga nagmamadali. Dahil bukod sa hindi ko natapos na bakod nila Intoy, ay wala naman na iba akong naiwan sa lugar na yon. Kaya naman kinausap ko itong si Ason. Ason, kung maaari, naisip kong dito na muna mamamalagi sa bahay mo kung ayos lang sa'yo. Wala din naman kasing naghihintay sa akin doon sa lugar ko. Kung ayos lang sa'yo, eh sasamahan na muna kita dito. Lalo pa't wala tayong balita mula sa kapatid mo. Hindi naman kakayanin na konsensya ko ang iwan ka dito mag-isa. Sa mga sinambit ko, hindi ko malaman kung natutuwa ba itong si Ason o nag-aalala. Hindi po kasi halata sa mukha niya ang kanyang emosyon. Tila ba nasanay na itong maging walang emosyon na ipinapakita dahil sa mga nangyari na din siguro sa kanya. Pero sumagot naman ito kung yan daw ang nais ko ay wala namang problema sa kanya. Kaya naman po nagtagal ako dito sa poder ni Ason. Sa ikalawang buwan naman po ay saka pa lamang dumating itong kapatid niya at nagkasakit pala ito ng malala at naospital. At dahil nga silang dalawa lamang na nandun sa probinsyang yun ay walang ibang maasahang puntahan itong si Ason. Naipakilala ako dito sa kuya niya na si Kuya Badong. May asawa at isang bason. Inusisa pa ako nito at inalam ang tungkol sa aking pamilya. Pero sinabi ko naman sa kanyang wala na akong pamilya at mag-isa na lamang sa buhay. Ang buong pag-aakala pa na nitong si Kuya Badong ay aasawahin ko si Ason kaya ako naroroon. Pero nililaw ko naman sa kanya ang kalagayan ko at ang naging problema ko. Kaya naman napanatag ito. Mabilis na lumipas po ang 8 buwan. Sa mga lumipas na panahon ay naturuan na din ako ni Ason ng mga bagay na kakailanganin namin sakaling bumalik itong dambuhalang aswang na gumahasa sa kanya. Ngunit bago po ang panganganak ni Ason, dumating po ang araw na kinakatakutan ko. Dahil isang hapon habang nagiigib ako ng maiinom naming tubig, nakita kong muli itong matandang aswang na nandagit sa akin at naroroon itong umaaligid sa bahay ni Ason. Tila yata natuntun ako nitong aswang at hindi ko inakalang sa kanakalipas na 8 buwan ay talagang hinahanap ako nito. Nagtago ako at pinagmasdan kung anong gagawin nitong matanda nang lumabas si Ason at pinuntahan ito sa may tarangkahan. Ngunit tila ba naramdaman agad ni Ason ang presensya ng aswang, kaya naman nakita ko itong nag-usal ng kontra-aswang. Dahilan para biglang maglakad itong matandang papalayo sa bahay niya. Doon pa lang po ako nag-umpisang maglakad papalapit kay Ason. Ason, anong sabi ng matanda? Hindi ako maaaring magkamali. Siya yung aswang na dumagit sa akin at natitiyak kong dahil sa akin kung bakit siya naririto. Tila yata kahit inalis na natin yung marka niya eh, nahanap pa rin niya ako dito. Kinakailangan ko maganda. Tiyak na mamayang gabi, sasalakay ang aswang. Ipaubaya mo na sa akin ang lahat at ayokong madamay ka dito sa away namin ng aswang na ito. Titiyakin ko ngayong may sapat akong karunungan eh, tatapusin ko na itong pamiminsala nitong matanda. Kuya Rene, inihanda ko po ang sarili ko sa posibilidad na kailanganin kong pumatay ng aswang. Bagamat naiisip ko pa din na isa din itong tao, pero kung magiging bantasa sa akin at kay Ason, ay wala akong magagawa kundi ang patayin siya. Sumapit po ang gabi. Itong si Ason sa pag-aalala sa akin, nagawa kong mayakap at pinag-iingat nga ako. Dinig na kasi namin ang mga pagaspas sa bubungan at tila naroroon na nga itong aswang. Aba! Akalain mo nga naman! Dito pala kita mahanap. Buong akala ko'y namatay ka na sa gubat. Sinong mag-aakala nang sadya ko lamang ditong buntis? Swerte yata. At bukod sa buntis, narito ka din. Oras na yata para maningil ako sa pagkakautang mo.
Kita ko sa aswang ang labis na pagdalaway at gigil sa akin. Wala namang kaalam-alam ang aswang na ibang-iba na ako sa una niyang nakilala na oka na walang laban at takot sa aswang. Nang bigla itong lumundag papasugod sa akin, ay inilabas ko ang aking tabak at wala man lang akong pag-aanilangang iwanasiwas ko ito sa kanya, dahilan para maputol ang mga daliri niya sa kamay. Pasensyahan tayo, tanda! Hindi na ako yung dati mong biktima na walang kalaban-laban. Ngayon, titiyakin kong matutuloy na kitang mapatay. Sige, sugod! Tingnan natin ang tapang mo! Kargado ako ng mga natutunan kong kakayahan mula sa pagtuturo sa akin ng albularyang si Ason. Lahat ay para sa araw na yon nakakaharapin ko ang aswang. Nagawa kong saluhin itong mga kamay ng aswang na balak sanang dukutin ang puso ko. Matapos ay pinilipit ko ito hanggang sa marinig ko ang mga buto niyang tumunog at mabali. Ganun na lamang ang paghiyaw nitong aswang nang makita kong lumabas na yung buto niya sa kamay. Kasunod po nito ay hindi ko na siya pinakawalan pa at binali ko yung mga pakpak niya upang hindi na siya makatakas pa sa akin. Sandali! Sumusuko na ako! Inamin kong mas malakas ka na nga sa akin, kaya hayaan mo na akong makalis. Pangako, hindi na ako magpapakita pa sa iyo kahit kailan. Pakawalan mo lang ako dito! Bahagya naman akong naawa dito sa aswang na matanda dahil kita ko ang paghihirap niya dahil sa ginawa ko. Akma ko na sana siyang pakakawalan nang makita kong balak niyang sakmalin ako. Kaya naman, papalapit pa lang yung mga pangil niya, tinapyas ko na yung ulo niya gamit ang tabak na nakahanda sana para sa aswang na ama ng ipinagbubuntis ni Ason. Gumulong sa lupa ang ulo nitong matandang aswang at kasabay ang biglang pag-alulong ng mga aso namin sa bahay ni Ason. Kasunod nito ang malakas na atungal sa kakahuyan na hindi po namin malaman kung mula saan. Agad akong inutusan ni Ason na sunugin itong katawan ng aswang dahil sa delikado daw na maamoy ito ng mga kalahi niya. Kaya naman, siniliban ko nga ito. Napakaginhawa ng pakiramdam ko. Para bang nabunutan ako ng isang malaking tinik sa lalamunan na wala na sa wakas itong aswang na gumagambala at nagbabanta sa akin. Pero ang iniisip ko lang ay kung ano yung narinig naming atungal sa loob ng gubat. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa sumapit ang kabuwanan ni Ason. Naisip ko na kung mag-isa lang pala siya doon, papaano niya malalabanan itong dambuhalang aswang. Mabuti na lamang at nang umaga pa lang ay dumating itong kuya niya kasama itong matandang magpapaanak kay Ason. Mabuti naman, Kuya Badong, at sakto yung dating niyo. Eh, nadala niyo po ba yung mga binili ni Ason isang araw? Medyo po magiging abala ko mamaya. Tiyak na darating dito ang kinakatakutan ni Ason at susubukan ko pong gawin ang lahat para maprotektahan ang mag-ina. Kayo na pong bahala sa loob. Kuya Rene, hindi ko po alam kung bakit ko ba ginagawa ito. Handa akong magbuwis ng buhay para sa isang sanggol na hindi ko naman kadugo. Inaamin kong nahulog na ang loob ko kay Ason, pero hindi ko maisip kung bakit parang pati sa sanggol magaan ang loob ko. Ayokong maging katulad ito ng ama niyang aswang na walang awa sa pagpaslang ng mga tao. Sumapit ang magalas 8 ng gabi nang mag-umpisa na itong kumadrona sa pagpapaanak kay Ason. Habang ako namay nasa may pinto kasama itong si Kuya Badong. Walang ibang ginawa itong si Kuya Badong kundi ang magpasalamat sa akin ng paulit-ulit sa mga kabutihan ko umano sa kanyang kapatid. Nang bigla ko pong maramdaman ang pagbigat ng kapaligiran, hudyat lamang
na naroroon na itong aswang na kukuha sa anak ni Ason at bukod nga dito, sinong makakapagsabi sa susunod niyang gagawin? Maaaring kapag nakuha na niya ang sanggol at papatayin niya ang lahat ng naroroon, kaya nga puno ng makabuhay ang paligid ng bakuran at maging mga bagakay. Pinaghandaan namin ni Ason ang gabing yun at ibinili niya ang lahat ng kailangan kong gawin upang magawa kong magapi itong aswang. Mahirap pero wala naman akong pagpipilian. Gawin ko man yon o hindi ay maaari kaming mamatay sa kamay nitong aswang at sa posibleng mga kasamahan nito. At sino ka namang ulupong ka? At anong kaugnayan mo sa inalang aking supling? Totoo nga ang balibalita ng mga alagad ko. May isang kuto ang pumapapel sa babaeng ina ng aking supling. Nahihibang ka na ba? Gusto mo bang maagang mamaalam sa mundong ito? Anong ipinagmamalaki mo? Yang tangan mong itak? Kaano ka ba kasiguradong tatalabyan sa akin? Masyado naman yatang mahina ang tingin mo sa akin. Tingnan nga natin kung maibubuka ka. Kuya Rene, tama ang kutob ko. Hindi lamang siya ang naroroon, kundi may mga alalay siya at ito ang nais niyang kalabanin ko. Kung hindi ako nagkakamali, ay pakay lamang nitong pagurin ako sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan. Tila yata maging itong pinunong aswang takot din sa biglaang pagsugod sa akin. Kaya naman nag-isip ako kung papaano kong makukumbinsi itong aswang na siya mismo ang humarap sa akin at hindi ang mga alalay niya. Ibang-iba ang naikwento sa akin ni Ason. Ayon sa kanya, malakas at matapang na aswang ang kakaharapin ko. Ang kaso eh, ano to? Para ka namang dog na tuta na nagtatago sa mga alalay niya. Ano? Natatakot ka bang mapatay kita? Akala ko ba, kuto lamang ako sa paningin mo. Bakit di natakot na takot kang kaharapin ako? Nakakadismaya ka. Ako nga pala si Oka at pakakasalan ko si Ason. Akin na din ang anak mo. Masyado kang duwag para sa isang tatay. Pwe! Alam kong sobra na yung mga sinabi ko at kahit sino naman masasaktan dito, kagaya na lamang nitong si Byron, ang pinunong aswang. Dinig ko ang pagbabanggaan ng mga ngipin nito sa labis na panggigigil. Pwes, paunlakan ko ang hamon mo. Baka naman sabihin mong natalo lamang kita dahil marami kami. Makinig kayong lahat. Walang makikialam sa laban namin. Kapag natalo ako ng kutong ito, wala kayong ibang gagawin kundi ang umuwi at iwan tong mga taong to at wag na wag nang gagambalain pa. Subalit kapag nanalo ako, ay malaya niyong makakain ang mga nasa loob ng bahay oras na makuha ko ang anak ko. Malinaw itong tinanggap ng mga kasamahan niya at huminto nga ang mga ito sa pag-atake. Nakahinga ako ng maayos nang dahil sa alam kong dihado ako kapag isa-isa kong nilabanan itong mga aswang na alagad ni Byron. Mabuti naman at may bayag ka pala. Akala ko eh, naduwag ka na sa akin eh. Walang sisihan, oras na mapatay kita. Nagsasalita pa lamang ako ay agad na akong sinugod ni Byron na tila hindi ako bibigyan ng pagkakataong makapaghanda at makapag-usal ng mga orasyon. Ang bilis nitong inihampas ang kamay niya sa akin, dahilan para masugatan itong braso ko sa talim ng kanyang mga kuko. Masyado kang mabagal, kuto! Wala kang laban sa akin. Inaaksaya mo lamang ang oras ko. Dito sa susunod kong atake, ay natitiyak kong tutumba ka na at una kong ipapalapa ka sa mga alagad ko! Yeah! Muli ngang sumugod itong si Byron. Ang kaso ay sinubukan kong gamitin itong sabulag upang saglit kong maitago ang aking sarili. At sa isang iglap nga, nagpalingalinga si Byron na wala na lamang ako sa paningin niya
at nung muli kong paglitaw ay isang malalim na saksak sa tagiliran ang ginawa ko kay Byron. Napaatungal ito at pagkatapos ay napalayo ng distansya sa akin. Akala ko ba eh, tatapusin mo ako kaagad. Bakit parang bigla kang umiiwas? Huwag mo sabihing hanggang dyan lang kakayahan mo. Tapos ang lakas ng apog mong pagbantaan ako. Napikon na itong aswang, kaya naman muli siyang sumugod sa akin. Sa pagkakataong yon ay mabangis na itong si Byron at walang pagdadalawang isip na sinugod ako. Kaliwat kanan ang pagkalmot nito sa akin at ang panakanakang pagsakmal na atake. Hanggang sa hindi sinasadya ay natumba ako at itong si Byron. Ang kaso ay mali ang pagkakabagsak nitong aswang dahil sa nang mapatid ito sa tali na inilagay ko. Natumba itong papaibabaw sa akin, dahilan para maitusok ang mismong bungo niya ng itak ko. Kita ko pang lumalabas ang pira-pirasong parte ng utak nitong aswang. Noon ay biglang nag-usap-usap itong mga aswang. Tila kinabahan ako. May posibilidad kasing hindi ito sumunod sa napag-usapan at salakayin pa din kami nila Asun. Subalit, isa dito ang lumapit sa akin at kinuha itong katawan ni Byron. Wika pa nito na alang-alang sa karangalan ng kanilang pinuno ay tutupad sila sa usapan at sa kasunduan namin. Umalis nga itong mga aswang at ganoon ang gulat ko nang sobrang dami palang aswang ang nakamasid na sa tansya ko ay lampas 20 aswang ang naroroon. Kung nagkataon pala at nagkamali ako ng diskarte, ay talagang mamamatay kami. Maya-maya pa ay narinig ko na ang pag-iyak nitong sanggol at napasugod naman ako papasok sa bahay upang ibalita ang nangyari. Naroong karga-karga na at pinapadede ni Ason itong sanggol habang si Kuya Badong naman ay abala sa pagpapakulo ng tubig. Ako naman ay puro sugat at duguan na. Hindi ko na namalayan pa ang mga sunod na nangyari dahil nandilim na po nito ang paningin ko. Umaga na akong nagising at naroon ngang nakatingin sa akin sila Kuya Badong at ang kumadrona. Hanga daw sila kung paano ko nagawang matalo si Byron at mapaatras itong mga aswang. Pero para sa akin ay mataas din ang respeto ko sa mga aswang. May isang salita sila at pinahalagahan nila ang dangal ng kanilang uri. Kuya Rene, dito ka na po muna siguro tatapusin ang aking kwento. Hindi na po ako muling bumalik pa sa dati kong baryo. Bumaba kami sa bayan nila Ason at nanirahan sa lupa ni Kuya Badong at doon nga po ay nagbukas ako ng isang tindahan para kay Ason at ako naman po ay natuto sa pagsasaka. Siguro po, malas na swerte ako gawa ng binalas akong madagit ng aswang. Pero swerte naman po na napadpad ako sa babaeng hindi ko inakalang makakasama ko pala ng panghabang buhay. Kuya Rene, sa kasamaang palad ay sa 5 taon ng kaarawan nitong anak ni Ason ay nawala po ito sa aming bigla. Hindi namin alam kung papaano. Nasa trabaho po ako noon at itong si Ason lamang ang nasa bahay. Ang hinala niya po ay sinundo ito ng mga kamag-anakan nitong aswang. Masakit man para kay Ason at maging sa akin dahil sa tinuring ko itong si Macario bilang totoo kong anak. Pero kailangan naming tanggapin ang nangyari. Kami naman po ni Ason ay nagkaanak pa ng 2. Kaya naman po kahit papaano ay naibsan ang kalungkutan ng albularya kong asawa. Maraming salamat po sa iyo, Kuya Rene, sa pagbabasa nitong kwento ko at pagpalain po tayong lahat sa lahat ng oras. Wakas.